Ano ba yung best sprocket na aking gagamitin sa aking motor, no? Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabisik, welcome again sa ating channel. At ngayon ang pag-uusapan natin ay patungkol sa sprockets at kadena, alright? So, marami sa atin nagtatanong, ano ba yung best sprocket na aking gagamitin sa aking motor, no? Kasi, pagbili natin ng ating motor, at nung tayo inuwi na natin yung ating motor sa ating tahanan, at sa ating lugar, nung ating pinatakbo yung motor natin, at doon sa pinupuntahan natin, ay kulang, nakukulangan tayo sa bilis, or nakukulangan tayo sa paghatak niya, okay? So, depende kasi, ang best sprocket ng iyong motor depende din sa iyong lugar. So, unang-una, dapat intindihin mo yung lugar na kung saan ka bumibiyahe. Doon mo ibase yung sprocket na dapat sa iyong motor. Okay? So, ibig sabihin, kung yung stock na sprocket ng iyong motor, kasi ang best sprocket talaga yung stock na sprocket na nilagay ng company. Kasi, alimbawa, ito, yung ating Rossi 175 Macho, no? Karamihan ay ito ay pinapasada, no? Panghanap buhay, ginagawang tricycle. At syempre, ang nilagay nilang ng company is ito, yung best na nakita nila, 45, okay? At saka 15 sa harap at saka sa likod is 45. Ito yung stock niya, okay? Pero siyempre, pagbili ko ng motor, hindi ko naman siya ita-tricycle, okay? Papapasada. Ito ay single lang at nag-aangkas lang ako ng isa. Okay, ganun. Eh, syempre, hindi bagay sa akin tong stock. Though, ito yung best na sprocket para sa aking motor. Okay? At sa aking terrain, dito rin sa amin, syempre, maraming paahon. At syempre, pumupunta rin ako sa patad. May pinupunta rin ako dun sa may bayan. At syempre, kailangan ko din na mabilis yung aking motor. So, ngayon ay gusto ko na i-balance yung malakas sana sa akyatan kahit may sakay kang isa at dapat mabilis din sa baba. So, i-balance ko yung sprocket ngayon na best para sa aking motor. Kaya itong stock na ito na dati ng aking motor ay inalis ko, no? Kaya ito yung dati niyang kadena yan. Yung dati pa yan, no? Yung stock na yan. Pero yung dalawang sprocket sa harap at saka sa likod ay napalitan na yan, no? Yan ay ito yung dati nga, no? Yan na yung pinalit ko. So mga kabisik, ganun mga kabisik, pag sa yung lugar ay panaypatad naman, walang paahon, syempre bili ka ng sprocket na pangmabilisan, no? Yung gusto mo mabilis, okay? Para makahabol ka naman sa tricycle, ano? Ano, ganun. So ibig sabihin ay yung sprocket mo dapat is sakto lang, parang ganito. Dapat alisin mo itong malaki na sprocket. 45, mag-adjust ka ng 36 or 34, ganon. At dapat itong ating sprocket sa ating harapan ay dapat mas malaki din. Ito 15 to or 16 yung ilagay mo, okay? 16 na 34, 16 32, ganon. Para mabilis dun sa patad, okay? Pag yun ang senaryo or yun yung senaryo sa inyong lugar, okay? Panaypatad naman yung binabiyahe mo, hindi naman paakyat ng paakyat, no? Ayun, mga kabisik. Pero pag ang ikaw naman ay yung sa lugar ninyo naman ay paakyat naman lagi, no? Paahon lagi, ay siyempre combine ka ng sprocket mo na dapat yung pangmalakasan sa akyatan, alright? So siyempre, lilitan mo naman yung iyong harapan. Okay? At lalakihan mo yung iyong sa likod. Parang ganito. Okay? Ganyan. Ito, 15 to, and then to 45. Maganda to sa akyatan. Or pwede din na ito. Okay? Kung kulang mo pa sa akyatan, is 14 mo ito, at saka 45 mo ito. Or, mas malaki pa. Ganun mga kabasic. Pero, siyempre, pag ako kasi mga kabasic sa aking lugar, tama lang yung akyatan, tama lang yung baba. So, gusto ko balance. May akyatan siya at meron din naman siyang sa patad. Mabilis din naman sa patad siya. Okay, so ang gagawin ko ngayon is, syempre, bumili nga ako ng, yan, ito binali ko, yung 38. Sinubukan ko muna yan, 38.
At saka sa harapan is 16. Okay? 16 and 38. Right? So, binago ko na yung stock. So, ngayon, itong ginawa ko at tinisting ko ito, okay naman, walang problema, no? Maganda siya sa hatak, sa pakyat, at sa baba. Sa pabilisan naman, okay naman siya. Kaya lang, gusto ko na mas mabilis pa siya sa patad at sa akyatan. So, kulang para sa akin, kulang yung 1638. Ngayon mga kabisik, ang gagawin ko ngayon is ito, binili ko na ito. Ito yung papalit ko ngayon. Okay? So, ito ay 36 na. So, yung 38 yon. So, binawasan ko ulit ng dalawang ngipin. Okay? So, 36 na ang nilagay ko sa likod. At ito 16 dito, no? Ito kasi gusto ko sanang ipalis dito, no? Sa 36 itong 14, kaya lang naisip ko mas maganda pa nga ito eh. Itong 15, no? Mas makapal pa, okay? Kaysa sa binili ko, no? Ito, kaya ito yung aking ibabalik. Okay, itong 15. So 15-36 yung gagamitin ko. Okay? Kasi yung itong 16, okay sana itong 16. Kaya lang medyo kuan na rin, pudpud na rin yung 16 ko dito sa harapan. Kaya ito na lang muna kasi ito, nung bago pa naman to ay inalis ko agad itong stock niya kasi talagang hindi pwede dito, mabibrate masyado. At syempre, hindi siya makahatak doon sa baba, sa patad. Sa akyatan, walang problema, pero sa patad, talagang super bagal siya. Okay? Ayan, so, babalik ko itong 15 at saka 36. Or pwede naman mga kabasic, 16 to 36. Saktong-sakto na yon dito sa ating Rosie 175TC. Okay? So, ayan, yung gagawin natin. Kasi magpapilit ako ng kadena, eh ayaw ko naman na magpapilit ako ng kadena, hindi ko na isabay itong set na ito. So, magpapilit ako ng kadena, at itong 36 yung ilagay natin, at saka itong 15. Okay? 15, 36. Kasi itong kwan, sinubukan ko na rin ito, 15 to 38 is kan din, no? Kulang din. The same lang din na masyadong mabibrate pa, no? At kaya nga nagpalit ako ng 16 dito sa harapan. Kaya lang, ganoon pa din. Kulang pa rin, no? Kaya, I think ito yung last na palit ko. Mag-settle na ako sa 36 at saka 15 para may akyatan at meron din sa patag. Okay? So, ganoon mga kabasic, kailangan intindihin ninyo kung ano yung place ninyo, anong saan lugar kayo, ano yung style ng kalsada ninyo doon, road ninyo doon, lagi bang paahon, lagi bang patad naman yung place ninyo para ma-determine ninyo kung ano yung magandang or best sprocket na para sa inyong motor. Okay? Wag lang tayo mga kabasic na maglalagay ng sprocket na sobra-sobra naman na nahirapan yung ating motor, yung ating makina na hirap na siya sa primera pa lang. Hirap ng umarangkada yung motor. Huwag naman ganun kasi masisira talaga yung makina mo. Mahihirapan talaga siya, no? Dapat yung sakto lang mga kabasic para hindi naman masira agad yung ating makina. So, alright. So, yun lang ang na-share ko tungkol sa sprockets saka sa kadena. Okay, yan. Mas prefer talaga, sinasabi lagi ng ating mga kapwa mekaniko na pag nagpalit kayo ng kung may budget kayo at gusto niyo magpalit ng chain, magpalit na kayo lahat. Sabay niyo nang palitan yung sprocket ninyo para set na siya. Okay? Para sabay-sabay napupudpud yung parts ng iyong motor. Yung ng kadena, sprocket para sabay ka din magpalit, okay? Kasi ito okay pa naman to, no? Itong 38 natin saka 16 sa harapan, pwede pa naman siya. Kaya lang itong ating kadena ay lawlaw na. Masyadong lawlaw na itong yung sa gitna. Okay? Lawlaw na siya. Siyempre, nakakain din naman ng ating kadena yan. Okay? Numinipis din ito. Kaya lumalawlaw siya. Okay? So, ayun mga kabisik. So, yun lang ang gusto kong may share sa inyo na idea patungkol sa ating sprocket. Okay? Alright.